Ah, ito na nga. Oh, ito ngayon ko lang kasi nabasa. She tells ex-Philippine President Duterte to promote ties with China. Oh my God. Why? Siyempre, magbibigay po kayo muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, no, i-download ang Sendwave app. Gumawa po kayo ng account at i-register yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga iba't ibang pawn shops at of course, bank transfer sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay pwede pa po kayong makakuha ng additional $20 na libreng credit. Gamitin na po si Sendwave, mga kutsero, for all of your remittance needs. Etong sinabi, Beijing, July 17, China's President Xi Jinping told former Philippine President Rodrigo Duterte to continue to promote cooperation between the two countries after bilateral relations cooled with Duterte's successor seeking close ties with Washington. Really? Hindi, nakapagtaka lang kasi alam naman natin si FPRRD still holds some, ano, yung kanyang pangalan still has that clout. Kumbaga may impluensya pa rin yung pangalan niya. Some people still hold on to that, ano, that influence. Eh, walang problema doon, okay lang naman yun. Okay, walang masama doon. Okay lang yun. Pero, mga kutsero, ano to? Hanap kampi? Di ba ang pangit? Marco, Ferdinand Marco. Ferdinand Marcos Jr. was elected as president for a 6-year term in 2022, taking over from Duterte, who had adopted a more pro-China stance. Ito yung sinabi ng Beijing. I hope you will continue to play an important role in the friendly cooperation between China and the Philippines. State media cited Xi as saying during a meeting with, ay, paano ito pinopronounce? Hindi ko po alam. Zhao Yutai State Guest House in Beijing on Monday. Ito siguro yun, no? Baka. Ang weird lang, mga kutsero, no? Ang weird kasi because, unang-una, FPRRD is no longer the president. So, admittedly, merong clout. Meron pa rin clout. May impluensya. That's for sure. Walang problema dun. Sigurado yan, may clout. But, mga kutsero, he doesn't have the, no longer pala, that's the right term. He no longer has the authority to forge foreign policy. Wala na ho siyang otoridad to create and maipag-partner at gumawa ng foreign policy. So para sa akin, parang I think this is more of a statement lang to para wala, para lang magpaano, pasikat si China. Wala, pasikat lang si China. Gusto lang niyang kumuha ng impluensya, parang ganun ang nangyayari. Gusto lang niyang kumuha ng impluensya at ginagamit nila si FPRRD para makakuha ng konting impluensya. Under Marcos, relations between China and the Philippines have grown tense, with Manila pivoting back to its traditional ally, the United States. Kasi, mga kutsero, proven na yan. It's been proven. Hindi na to konsepto, hindi na lang to ideya. And this has already been proven. Na ang China cannot be trusted as a friend and a partner. Hindi na po mapagkakatiwalaan ng China. At kung kayo po, dito po sa aking channel, ay nagtitiwala pa rin sa China, eh hindi ko po alam kung ano po ang nakikita nyo sa kanila para gawin po silang, ano, para pagkatiwalaan pa sila. Siguro ho, nung panahon ni FPRRD, eh tayo eh medyo, ano, medyo okay. Sige, tiwala kami kay FPRRD. He knows what he is doing. Okay.
wala namang nangyaring masama eh. So parang yung ano, yung pag-pivot niya sa China was, you know, although talo tayo dun, talo talaga tayo dun, guys. Maniwala kayo. Talo tayo dun. Imagine, yung Chinese, yung ano, yung mga Chinese investments na ipapasok sa Pilipinas, anong nangyari? Walang pumasok. Mga ilang tulay lang. Tapos, ito pang matindi, may mga negosyong pumasok. Oh, hindi naman nagbigay ng employment sa mga Pilipino. Hindi nagbigay na, bakit? Mga pogo eh. Mga pogo! Mga pogo, anong gagawin? Mga pogo eh, anong gagawin natin sa pogo? And mga kutsero, ito ha, makwento ko lang. Meron ako naging kliyente during the, before pandemic, yung heyday ng pogo. I've learned, nasa loob pala ng pogo, ang ano, ang mga Pilipino, ine-employ nila. Nag-employ naman sila, in fairness. Pero, mga ano lang, rank and file. Tsaka sa HR. Rank and file and HR. Ibig sabihin, pag sinabi natin rank and file, ito yung mga walang posisyon. Walang posisyon, mga kutsero. Walang posisyon. Ang ano lang, tapos most of them are in IT. Yung IT lang, mga IT team nila, yung mga nasa ilalim, mga nagpapatakbo ng mga website, nagme-maintain ng website, mga Pilipino yon. Pero yung mga manage, mga supervisor level pataas, mga Chinese. Chinese yon. How do I know? Eh, may naging kliyente akong pogo eh. Hindi ko lang sabihin kung ano. Kaya, doon ko natuklasan. Kasi, nag-leadership training kami. Nung nag-leadership training kami, na ang umaten, karamihan, Chinese na marunong mag-English. Tapos ang sabi pa sa akin, hindi maka-attend lahat ng leaders kasi most of the leaders cannot even speak English. So, yun. Kaya ano, tapos ito pa, there was a time na kapag nagagawi ka ng Pasay, ng MOA, yung MOA area, di ba, doon karamihan ng mga pogo. Pag nagagawi ka doon, may mga construction. Ang nakakatawa, mga kutsero, yung mga building na itinatayo ng mga Chinese, eh mga Chinese construction worker din ang gumagawa. Hindi mga Pinoy. So, nagpasok sila ng investment sa Pilipinas, pero bumabalik din sa kanila. Wais! Wais! Ay, Diyos ko, my goodness. Ay. Asan pa bang sinabi? China has always insisted on being friendly with its neighbors, which it sees as its partners, she said, without commenting on the state of current bilateral ties. Sinabi niya kay FPR. During your tenure as president of the Philippines, you had resolutely made the strategic choice to improve relations with China in an attitude of being responsible to the people and to history, she told Duterte. Alam niyo mga kutsero, mukhang hindi naman naipag-meet si FPRRD sa China mismo. Kasi wala naman na ibalita na bumisita si FPRRD doon. Or baka hindi lang binalita. We don't know. Hindi natin alam. So, but merong message si Xi Jinping kay FPRRD. At it seems ginagamit ni Xi Jinping ang impluwensya ni FPRRD para himukin ang mga Pilipino na maging mabait muli ang pananaw sa mga Chino. Actually, not China. Mabait naman mga Chinese in general. But, when again, kapag nandito po kayo sa channel ko, mga kutsero, and we're talking about China, we are actually talking about the Chinese Communist Party, which is the ruling party right now in China. Yung po ruling party in China. So, pag nag-criticize po ako dito ng China, I am actually criticizing not the Chinese people, I'm not being racist, or I'm not being a xenophobe, but I am criticizing the Chinese Communist Party, which is the ruling party in the Chinese government.